Ang hirap dahil siguro kung nandun ako sa live, baka napili ko si Lanceta dahil syempre halatang-halata doon na tumigil si Balakid. Tapos kay Lanceta, malinis yung performance niya. O pwede rin naman na piliin ko si Balakid dahil baka hindi ko naintindihan yung ibang sinabi ni Lanceta. Mahirap din eh, kahit sa live eh. So tingnan na lang natin. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, magre-review tayo ng battle na isa sa mga nire-request nyo, Balakid versus Lanceta. Nangyari ito sa zoning at ito yung special battle, one rounder lang. Simulan na natin. Special battle to, tig isang round lang sila, tig 5 minuto. Pinili na ni Lanceta mauna. Pahinga natin, 5 minuto, Lanceta. Game! Wala na ba lalakas yan, game? Siya si BLKD! Balakid din ang basa sa! Pangalan na isip, 4 na titik! Mananahimik ka na tanga hanggang parang nabibi, wasak ang litid! Tanggal pa tinig niya halata? Para matanggal na talaga ng pangalan pagkatinig niya na wala! Tama bata ba ako? Lupit ng flow niya. Biglang bumilis. Simula siya sa suabe. Tingin ko may wordplay doon, ulitin natin. Wasak ang litid! Tanggal pa tinig niya halata? Para... isip, 4 na titik! Mananahimik ka na tanga hanggang parang nabibi, wasak ang litid! Tanggal pa tinig niya halata? Mananahimik hanggang mapipi, wasak ang litid. Ang ganda ng mga multis. Tas tanggal patinig. Patinig vowels. So sinasabi niya, yung pangalan ni Balakid, yung pagka-spell niya, walang vowels. Tapos na wordplay niya sa tanggal patinig. Naka-rhyme din yun sa wasak ang litid. Tas tinuro niya yung litid sa lalamunan. Ang galing nun. Ulitin natin. Pangalan na isip, 4 na titik. Mananahimik ka na tanga hanggang parang nabibi, wasak ang litid. Tanggal pa tinig niya halata? Para matanggal na talaga ng pangalan pagkatinig niya na wala. Tama bata ba ako? Hindi ko naintindihan yung mabilis na part ah. Pero parang merong wordplay din sa katinig. Tanggal pa tinig niya halata? Para matanggal na talaga ng pangalan pagkatinig niya na wala! Tama bata ba ako? Ha! Iniisip na nila na walang galang at matanda nga kayo! Sinisisi na nila yung pamantayan niya, pinipilit at saka sinisingit. Hindi nga nila namamalayan na malaman-laman niya na wala pala talaga ang pinipili ng edad ang kamatayan. Naku po! Ha! Katapat niya ang sundo! Lakas loob, balak kuno, markang bungo! Tatakbo to pag napuno at nabuo! May papatakpan na dugo na pakulungang sa tagal mga lawang pag natuyo! Hatak ng talas! Dakdaksaksak pagtagas! Ang galing, sobrang perfecto ng mga multis ni Lanceta. Markang bungo, tatakbo to. May sinabi pa siya about sa kinakalawang pag natuyo yung dugo. Hindi magsulat na itong batang to. Ang kamatayan. Naku po! Ha! Katapat niya ang sundo! Lakas loob, balak kuno, markang bungo! Tatakbo to pag napuno at nabuo! May papatakpan na dugo na pakulungang sa tagal mga lawang pag natuyo! Hatak ng talas! Dakdaksaksak pagtagas! Mataba na ba kaya Diyos ko yan ay tatapakan sa daanang sagabal at panggulo bawat hakbang? Pagpaslang pangalan niya ang anggulo na harang yan! Pagkabungko, walang hadlang sa plano ko at yan ba ang hinaharap na kayo ang nagsasabi? Matalas na karit. Hindi, sa gabal, hadlang, harang, lahat ng synonyms ng Balakid ginamit niya dun sa 4 bars na yun. Maliban dun, yung flow niya talaga, antindi. Malaro. Malaro yung ginamit niya na flow. Pumipilantik.
Although, ang hirap intindihin kung may wordplay dahil masyadong mabilis. Pero yung delivery niya dito, talagang A+. Alas! Dakdaksaksak pagtagas! Matapal ang pakaya, Diyos ko, yan ay tatapakan sa daanang sagabal at panggulo bawat hakbang! Pagbaslang pangalin niya ang anggulo na harang yan! Pagkabungko, walang hadlang sa plano ko at yan bang! Hinaharap na kayo ang nagsasabi! Matalas na karit ang dinisenyo ko sa iyo, tamang siya nga ang hinaharap! At ako ang mangyayari! Wala nang balakid pag dinerecho ko na to! Balakid! Harang hadlang! Tapos tang ama, bakod ka pa, bro! Knock, knock! Umakyat na papunta sa'yo! Lumabas ka ng buhayan, oh! Takbuhan tako! Pag naabutan kayo, nasa lugar ka, oh! Sa bahay ka makakatay na kung saan kakasuhan ako! Kaso walang kaso ang pumatay sa bakura na to! Walang may kaya tong isupil! Galing, walang kaso ang pumatay sa bakura na to. Sabi niya, sa bahay ka makakatay, hindi siya makakasuhan. Kasi nga, alam ko sa batas, depende naman yun. Pero pag nasa jurisdiction ka, halimbawa may pumasok na magnanakaw, halimbawa self-defense, napatay mo siya, hindi ka makakasuhan. So parang yun yung ginagamit niya na ideya dito. Nilaro niya dun sa bahay makakatay. Knock, knock! Who's there? Umakyat na papunta sa'yo! Lumabas ka ng buhayan, oh! Takbuhan tako! Pag naabutan kayo, nasa lugar ka, oh! Sa bahay ka makakatay na kung saan kakasuhan ako! Kaso walang kaso ang pumatay sa bakura na to! Walang may kaya tong isupil! Hangad mo akong kalaro na! Karaan sakto sa tagpo nang may nakalaban tong inutel! Kaya katapat mo ngayon, igapo! At kasalanan mo ito, sir! Ha! Para maalala mo si Tukel sa paglampaso sa iyo ng bano. Paglampaso sa iyo ng bano, ginamit na naman yung reference ng gapo, bano. Tapos may naglaban kasi si Balakid siya kasi Tukel dati, na sobrang controversial ang desisyon kasi si Tukel yung nanalo dun sa laban nila. So parang dito sinasariwa niya yung alaala na yun, pinapaalala niya kay Balakid, tas parang kinukutsa niya na nilampaso ka ng bano. Ang pumatay sa bakura na to, walang may kaya tong isupil! Hangad mo akong kalaro na, karaan sakto sa tagpo nang may nakalaban tong inutel, kaya katapat mo ngayon, igapo! At kasalanan mo ito, sir! Ha! Para maalala mo si Tukel sa paglampaso sa'yo ng bano! Patalim na gari sa amin! Siya ang dinalat hinain! Niluto ka sa gabo, par, para namang ipakain sa akin! Sige, ibahin na natin. Niluto ka sa gabo, para lamang ipakain sa akin. So, luto kasi yung laban. Maraming nagsasabing, luto yung laban na yon, yung laban nila ni Tukel. Tapos, naikabit pa niya sa, kaya ka niluto dun sa gabo, para ipakain sa akin. Okay, Lanseta, na taga-gapo din. Galing, nakadikit pa yung par, yung niluto ka lamang par ra ipakain sa akin. Galing. Na-master talaga ni Lanseta yung syllable play. Galing niya maglaro ng syllables, yung flow niya rin matalim, yung multis niya perfecto. Tim nagari sa amin! Siya ang dinalat hinain! Niluto ka sa gabo, par, para lamang ipakain sa akin! Sige, ibahin na natin. Kumusta ka na bilang dukha? Hoy, humarap ka! Yay, di lang kutsa! Parang ginawa ni Jaborms kay Kahir! Tangina, duduraan pa kita sa mukha! Buh! Kasi, di ba? Nalala ko yung battle na yun, Jaborms Kahir. Dumura si Jaborms sa kamay niya. Parang may linya yata siya doon na parang binabastos niya si Kahir. Dumura siya, tapos lumusot yung laway, tinamaan si Kahir sa muka, parang napikon si Kahir. Alam ko si Kahir naging kapartner din ni Balakid dati yun sa 2-on-2 eh. Ah! Yay, di lang kutsa! Parang ginawa ni Jaborms kay Kahir! Tangina, duduraan pa kita sa muka! Buh! Kasi di ba sabi niya, ito ay laban ng crime at sedition! Miriam Defense!
Ginagaya niya yung delivery ni Balakid sa isang battle niya. Ito kay laban ng crime at sedition. Sedition yung ano, parang may pagkapareho siya sa treason, yung parang nagsasalita ka against the state o against the gobyerno. Kasi di ba sabi niya, ito ay laban ng crime at sedition. Miriam Defensor versus Raisa Medizon. Yan ang yung mga dala-dala. Panay likha ko to, likha ko yan. Kayo naman dalang-dala. Panay sumbat, panay ungkat. Tao naman dalang-dala. Kaya kung saan nabibilig yung mabababaw, ako naman ang gagawa. Game! Yes! Isa pa, game! Yes! Kasi diba sabi mo, Lanseta, mababaw na saksak ang nagawa ng Lanseta. Sabay, talaksakan niya ang nagawa ng Lanseta. Kaya bakhala patawad sa nagawa ng Lanseta, sa nagawa ng Lanseta, sa nagawa ng Lanseta! Saan ba nagkamareha? Bakit na... Ano ibig sabihin nun? Ba't inulit niya yun tatlong beses? Sa nagawa ng Lanseta. Sa nagawa ng Lanseta. Kaya ang nagawa ng Lanseta, kaya bakhala patawad sa nagawa ng Lanseta, sa nagawa ng Lanseta, sa nagawa ng Lanseta! Saan ba nagkamare? Baka yung double meaning ng Lanseta na pangalan niya tsaka yung actual na Lanseta. Bathala, patawad. Minsan mahirap din malaman kung sinasadya ba niyong ulitin kasi may mga rappers na pag nakakalimot, inuulit yung huling linye. Tulad ni si Mot, meron siyang tendency na ganun. Si Balakid din, may ganun tendency. Pero... last na last, tingnan natin kung may mapipiga tayo. Sabay! Talaksakan niya ang nagawa ng Lanseta, kaya bakhala patawad sa nagawa ng Lanseta, sa nagawa ng Lanseta, sa nagawa ng Lanseta! Saan ba nagkamareha? Bakit nahambing? Sapagkat hanya ng pyesa? Dahil ba malalim? Sapagkat hanya ng pyesa? Pare, saan galing yan ay gawa sa Lanseta, kaya yari ka sa akin! Hinayaan na ngayon, di nahiya! Gawa sa Lanseta, kaya yari ka sa akin. Parang sinasabi niya dito, yung style daw ni... parang pinaparating niya yung style ni Balakid galing sa kanya. Pero nauna si Balakid sa kanya. Tsaka mas matanda si Balakid sa kanya. Hindi naman siguro. Tingin ko naman, hindi ganito yung style ni Balakid. Pero ito yung gusto niya sabihin dito, yung yari, yung wordplay ng yari ka sa akin. Yung yari na patay ka sa akin tsaka yung yari na gawa kasi yung yari na gawa kumbaga yung style mo gawa sa style ko parang yari ka sa akin kasi sinabi niyang gawa sa Lanseta. Ulitin natin. Dahil ba malalim sa pagkatanya ng pyesa pare saan galing yan ay gawa sa Lanseta kaya yari ka sa akin. Hinayaan pare saan galing yan ay gawa sa Lanseta kaya yari ka sa akin. Parang yung pagkakayari ng style niya galing kay Lanseta. Yun yung gustong iparating ni Lanseta dito. Ang ganda rin ng wordplay dun sa yari ka sa akin. Actually, meron akong linya na ganyan na hindi ko na spit dati para kay Shayi. Isa yun sa mga hindi ko na spit. Pero hindi ganito yung ano, hindi ganito yung pagkakakonstruct. Pero same na yung word na yari ka sa akin. Iba lang yung approach. Hala patawad sa nagawa ng Lanseta, sa nagawa ng Lanseta, sa nagawa ng Lanseta! Saan ba nagkamareha? Bakit nahambing? Sapagkat hanya ng pyesa? Dahil ba malalim? Sapagkat hanya ng pyesa? Pare, saan galing yan ay gawa sa Lanseta, kaya yari ka sa akin! Hinayaan na ngayon, di nahiya! Agawin at nakawin mo! Palaging nababanggit nyo, yan nga din ang napansin ko. Tila, para ka nakinig sa isa, sa dami nang nagsabi, o di na kailangan pa marinig sa iba, sa akin na nanggaling to. Tinatanghal. Di na kailangan marinig sa iba, sa akin na nanggaling to. Wordplay na naman. Yung sa akin na nanggaling to, na straight from the horse's mouth, tsaka yung isang meaning niya, yung style nga ni Balakid, sa kanya daw nanggaling. Siguro para nag-exaggerate siya dito kasi yung punto niya, kinukumpara sila ng mga tao. Pero sinasabi ni Lanseta na pareho silang malalim pero yung ganyan na style, siya yung nagpauso. Although medyo outrageous na
claim para kay Lanceta, dahil gaya ng sinabi ko kanina, nauna si Balakid sa kanya. Kumbaga, mas bagay sana to kung ititira niya sa mas mas bago sa kanya. Kasi parang medyo may seniority si Balakid sa kanya, para sabihin niya yun. Although, ang ganda ng linya. Cinco, tila, para ka nakinig sa isa. Sa dami nang nagsabi, o di na kailangan pa marinig sa iba, sa akin na nanggaling to. Tinatanghal na tula mo ang hulmas ang galing. Yan ay isasampal sa mukha mo na mula sa akin. Sabay, tutok ng baril. Yan ay isasampal sa mukha mo na mula sa akin. Tsaka yung namula. Kasi pag sinampal, di ba, mamumula. Tsaka yung namula. Yun na naman, sinasabi na naman niya na galing sa kanya. Pangatlong instance na to ng sinasabi niya na galing sa kanya yung style ni Balakid. Tinatanghal na tula mo ang hulmas ang galing. Yan ay isasampal sa mukha mo na mula sa akin. Sabay, tutok ng baril. Makakapagsumbat ba to? Bang! Tatagos ko sa pader. Tama nga nagmula sa'yo. Kung ito ang pinagbasihan, magpasuri na kayo. Tatagos ko sa pader. Tama na nagmula sa'yo. Double meaning, tama na nagmula sa'yo. Yung sinasabi niya na parang sarcastically, tama, nagmula sa'yo yung style na to. Tsaka yung tama na nagmula sa'yo. Kumbaga, sabi niya lulusot sa pader, so may exit wound. Kumbaga, lulusot, kung lulusot sa pader, ibig sabihin lumusot din kay Balakid. Kaya yung tama, nagmula kay Balakid. O yung tama ng bala. Galing, sobrang detalyado nitong mga wordplay ni Lanceta. Mahirap ma-gets to agad ng isang rinigan lang nang hindi mo nire-rewind o pinupos. Sabay! Tutok ng baril! Makakapagsumbat ba to? Bang! Tatagos ko sa pader! Tama nga nagmula sa'yo! Kung ito ang pinagbasihan, magpasuri na kayo! Rumitok at ipapanik ka sa may puking ama mo! Lumingos sa pinanggalingan hanggang kunin niya na to! Muli ko lang ibabalik ka sa may lumikha sa'yo! Kasi intention mo makupit ang akin. Pag tinignan, palubog ang refleksyon niya sa tubig malalim. Madilim kaya lunod yan dahil kilalang lubusan siya'y sikat ng tuluyang uunahan, puputasan baw, hindi ka nalulutang! Bakit kilala ka? Pare, mali, tapatang... So yung sinasabi niya, ibabalik daw siya sa pinagmulan niya o parang papatayin na siya. Tapos puputasan para hindi na lumutang. Siguro parang salbabida. Tignan natin, baka merong wordplay doon na hindi lang obvious dahil sa medyo mabilis yung delivery niya. Muli ko lang ibabalik ka sa may lumikha sa'yo! Kasi intention mo makupit ang akin. Pag tinignan, palubog ang refleksyon niya sa tubig malalim. Madilim kaya lunod yan dahil kilalang lubusan siya'y sikat ng tuluyang uunahan, puputasan baw, hindi ka nalulutang! Bakit kila... Nga, siguro salbabida reference yun. Kasi may lulubog, bubutasan, hindi nalulutang. Sa tubig malalim, madilim kaya lunod yan dahil kilalang lubusan siya'y sikat ng tuluyang uunahan, bubutasan baw, hindi ka nalulutang! Bakit kilala ka? Pare, mali, tabatang dano, windaming, dinaya siya'y tagpe-tagpe lahat ay gagawin, masisilayan mag pate-pate ng kanyang harapin, makikita niya siya'y hati-hati, basag na salamin! Bakit? Yan na ba sa... Ganda nung, nag-iba na naman siya ng flow doon. Kung may wordplay yun, ang hirap mahuli. Dahil yung una niya sinabi, hindi ko nga naintindihan eh. Pero ang ganda pakinggan. Hindi ko lang naintindihan kung ano yung laman. Si Lanceta kasi pinagsusulat siya, may mga hidden corridors yung mga linya niya eh, na minsan, pag nabasa mo yung lyrics, tsaka mo lang magigets eh. May mga nakatagong pasilyo eh. Kilalang lubusan siya'y sikat ng tuluyang uunahan, puputasan baw, hindi ka nalulutang! Bakit kilala ka? Pare, mali, tabatang dano, windaming, dinaya siya'y tagpe-tagpe lahat ay gagawin, masisilayan mag pate-pate ng kanyang harapin, makikita niya siya'y hati-hati, basag na salamin! Bakit? Yan na ba ang salarin? Hati-hati, basag na salamin. Okay. Siguro, di ko alam kung may wordplay doon. Siguro yung flow yung nilaro niya doon, tsaka yung rhymes. Tagpe-tagpe lahat ay gagawin, masisilayan mag pate-pate ng kanyang harapin, makikita niya siya'y hati-hati, basag na salamin! Bakit? Yan na ba ang salarin? Pagkat lahat to kriminal,
May salang panggagaya, wala diyang orihinal. Bakit sino pa bang MC dito na may stilong sarili daw? Sagot! Ulol! Yay lilitaw, hindi nyo madaya at sisingaw. Kasi hilaw, hindi nyo ma... Ito yung linya na ni-reference ni Sayad sa laban nila na sino dito may sariling estilo. Kumbaga sinasabi niya na wala namang original dito. Lahat kayo gaya-gaya lang. Na may stilong sarili daw! Sagot! Ulol! Yay lilitaw, hindi nyo madaya at sisingaw. Kasi hilaw, hindi nyo magawa aking bitaw. Kahit sigaw, hindi nyo magaya maging ikaw. Maging ikaw, hindi mo nga kaya, yay sumbatrepa! Inunahan! Double meaning na naman ng maging ikaw. Yung maging ikaw na kahit ikaw, hindi mo kaya gayahin. Sinasabi niya na, kahit ikaw, hindi mo kaya gayahin yung style ko, kahit yung sigaw. Tapos, dinugtungan pa niya ng, hindi mo rin kayang maging ikaw. Yung dalawang meaning ng maging ikaw, na miski ikaw, tsaka yung being yourself, hindi mo kayang maging ikaw mismo. Wala kang sariling style. Hindi mo na kayang gayahin yung style ko, hindi mo pa kayang gawin yung sarili mong style. Galing. Hindi nyo magawa aking bitaw! Kahit sigaw, hindi nyo magaya maging ikaw! Maging ikaw, hindi mo nga kaya, yay sumbatrepa! Inunahan at sila itong nabigla, blankong papel, nagsimula lang sa sinaboy na tinta! Ikaw yung pader na sinulatan niyang binaboy na kita! Pader ba itong iniidolo? Tamat swak na durugista! Galing. Pader kasi yun nga, balakid. Ako rin, tinawag ko siyang pader nung laban namin. Yung, kung si balakid ang pader ako, yung baso na pandurog. Dito ginamit naman niya binaboy o siguro gusto niya sabihin nilagyan niya ng graffiti, sinulatan dahil inunahan niya sa blankong papel. Tapos biglang sabi niya itong pader na to, binaboy ko na. Okay. Binaboy na tinta! Ikaw yung pader na sinulatan niya, binaboy na kita! Pader ba tong iniidolo? Tamat swak na durugista! Ang karet, masong sinisimbolo para dyan sa komunista! Kasi mahirap ka, diba? Ngayon, di na nagsusuot ng salamin kasi malinaw na nakikita. Dati, aktivista! Dati kasi si Balakid nagsusuot siya ng salamin, although walang lente yung salamin niya, frame lang. Ganda ng wordplay niya dito. Hindi na nagsusuot ng salamin kasi malinaw nakikita. Yung malinaw na nakikita tsaka yung kikita ng pera. Okay. Ang puhunan talaga ni Lanceta, wordplay. Multis, tsaka syllable play. Yun yung lagi niya sinoshowcase pag may battle siya. Mahirap ka, diba? Ngayon, di na nagsusuot ng salamin kasi malinaw na nakikita. Dati aktivista na naging artista, pangalan BLKD, tang ina kapitalista! Kaya pumila ka na sa daan. BLKD, kapitalista. Galing ng double meaning ng kapitalista. Kapitalista na yun nga na nag-engage sa capitalism, tsaka yung second meaning niya na all caps, nakakapitalize yung pangalan ni Balakid, BLKD, capital letters yun. Galing nun. Kumbaga sinasabi niya dati mahirap ka at bigla ka naging kapitalista. Ngayon, kinumpara pa niya sa artista at lahat yun magkakarime. Galing nung ano, kapitalista na wordplay. Na-connect pa niya sa pagka-spell ng pangalan ni Balakid. Artista na naging artista, pangalan BLKD, tang ina kapitalista! Kaya pumila ka na sa daanan, sa masaba bayaran na puta, tong ibabagsak na pangalan, tatapakan sa hangad na lupa. Kung isa ka nga sa kadamay, damay-damay, wasakan ng kuta, at umiyak kang walang tahanan, kaya tsak na babahayang luha! Nasa susunod! Umiyak ka na walang tahanan. Ang galing. Tapos kadamay. Yun nga yung sinasabi ko dati na
party list o parang grupo ng mga urban poor. Ano siya, parang ang galing nung walang tahanan na ano niya sa iyak na yun nga, walang bahay, tapos walang, walang tigil na iyak. Ulitin nga natin ang galing nun. Kung isa ka nga sa kadamay, damay-damay, wasakan ng kuta at umiyak kang walang tahanan, kaya tsak na babahayang luha nasa susunod na mag... Meron ding wordplay dun, babahayang luha, babahayan, tsaka yung babahayan yung iha-house. So na ikabit pa rin niya sa kadamay, tapos yung babahayan na yun, flood, magpa-flood ng tears. Babahayan ng luha. Tangin, ang galing nun. Dalawang magkahiwalay na points dun na nagawa niya ng wordplay kadikit nung kadamay. Isa ka nga sa kadamay, damay-damay, wasakan ng kuta at umiyak kang walang tahanan, kaya tsak na babahayang luha nasa susunod na magsusunog patubrad ng FEG. Tsak na sa bugyan siya ay babatuan ng bukas na LPG. Ako'y may... Susunog ng FEG. Si Balakid kasi aktivista to. So, yun yung usually na ginagawa ng aktivista pag may mga demonstration sila. Yung FEG kasi parang representation yun. Halimbawa, meron kang kinakagalitan na government official, gagawan mo ng parang paper mache na model. Ano ba, sila Donald Trump, sila maraming gumagawa nun. Tapos sisindihan, papaapuyin. FEG tawag dun. Tapos sinabi niya, babatuhin niya daw ng bukas na LPG. Galing. Galing nung, nung imagery. Violenting imagery. Galing. Nasa susunod na magsusunog patubrad ng FEG! Tsak na sa bugyan siya ay babatuhan ng bukas na LPG! Ako'y Mendiola Massacre! At sa akin ka pumipila! Bimbi Aquino! Kuwangko, ito ay Asyenda Luisita! Dalawang masakari, inano niya dun. Ni-reference niya. Asyenda Luisita. Tapos, ulitin natin. Sakir! At sa akin ka pumipila! Bimbi Aquino! Kuwangko, ito ay Asyenda Luisita! Mendiola Massacre tsaka Asyenda Luisita, parehas may patayan na nangyari dun. Involved din mga farmers, journalists. Tapos dahil tinatawag lagi siya na Bimbi, na i-connecta niya yun. Alam ko si Cory Aquino, may-ari nung Asyenda Luisita. Meron din siyang kinalaman dun sa nangyari sa Mendiola Massacre. Alam ko termino niya yun. So dahil sinasabi, inaasal siya na Bimbi, ayun, na kabit niya na apo kasi ni Cory Aquino si Bimbi, na anak ni Chris Aquino. Galing. Galing ng pagkakatha niya ng round niya dito. Hindi ito magigets ng casual na fan na parang kakapanood lang ng Fliptop o kakapanood lang kay Lanceta. Dapat siguro sunundan mo na yung karir niya, pati yung karir ni Balakid, para magets mo yung lahat ng mga references na to. Dapat up to date ka rin sa mga sa history, hindi lang sa current events, sa history ng bansa. Ako'y Mendiola Massacre! At sa akin ka pumipila! Bimbi Aquino! Kuwangko, ito ay Asyenda Luisita! Kaya basta gabo, bano! Noon di makaraos, oh, basta gabo, bano. Kung saan nagsimula, doon din matatapos to, di nyo tanggap. Ako'y mahangin, saksak mo sa dibdib mo. Tung bagong disenyo ng Lanceta, tatak nyo sa isip ko. Oh, sulit yung 5 minuto kay Lanceta. Sobrang siksik ng mga sulat niya. Na umpisahan niya ng malakas, natapos niya rin ng malakas. Although, yun nga, may mga parts na hindi ko naiintindihan pa nagra-rap siya ng mabilis. Siguro, sinadya niya yon dahil siguro wala namang wordplay doon. Baka gusto niya lang lagyan ng variety na hindi dragging yung o monotonous yung flow niya. Pinakita niya na kahit na may rap skill siya. Nag-rap, nag-display din siya ng
ng cadence dito ng mahusay. So yun yung round 1 niya. Tindi nun. Pakinggan natin yung round ni Balakid. Hoy bata, nasasabi mo lang mahangin ka. Pero yung hangin mo, yabang lang, na hindi na maawat. Ako hangin ko, pangwagayway ng watawat. Pagkat tinig ko amihan, ihip ko habagat! Hindi ko alam kung pre-med rebuttal yun o talagang kasama sa verse niya. Pero ang galing nun yung hangin niya, papawagayway ng watawat. So, binalik niya, pinapakita niya yung pagiging patriotic niya as an activist. Siyempre, si Balakid, paninindigan niya yun, lalo na binastos dun sa verse ni Lanceta yung pagiging aktivista niya. Tapos sabi pa niya yung yung ano yun, yung ihip niya amihan, yung tinig niya habagat. Balik din sa pagiging ano, binalik niya rin sa Pilipinas. Yung hanging amihan tsaka hanging habagat, yun yung dalawang hangin na magkaiba ng direksyon yun, magkaiba rin ng season. Yung amihan, yun yung nararamdaman natin na hangin pag malapit ang magpasko. Yun yung malamig na hangin pag maginaw, November, nagsisimula yata yun. Tapos umaabot ng February yun, di ba, maginaw mula November hanggang February. Yun yung hanging amihan. Tapos yung hanging habagat naman, yun yung pag sa rainy season. Yun yung nagdadala ng ulan. Ang galing. Sobrang symbolic ng mga ginamit niya na termino dito. Swak din na pang intro ng rounds. Ako hangin ko, pangwagayway ng watawat. Pagkat tinig ko amihan, ihip ko habagat. Kaya bata, di ba? Dati kang bata ni Tukel na naging bata ni Nico. Doon palang dalawa na panalo ko, ba't ka nandirito? Bata ni Tukel, yun nga, si Tukel yung kumbaga opinion ng karamihan, napaka-whack na MC. Si Nico din, parang ganun din yung parang isa sa mga inaasal sa Flip Top na kumbaga hindi sila na kakabilang sa conversations kung sino yung magaling na MC at laging ginagawang example sa mga battle, nire-reference pag may gusto sabihin na wak, si Tukel yan, pang Tukel lang yung ano mo. So dito sinasabi niya na dahil parehas taga-Gapo si Nico, Tukel tsaka si Lanceta. Hindi ko alam kung bata talaga siya ni Tukel o bata siya ni Nico, pero alam ko magkaibigan sila dati. So yun, sinasabi ni Balakid na bata ka ni Nico tsaka ni Tukel, dun palang dalawang beses na akong panalo. Parang ginawang insulto ni Balakid yun. Na naging bata ni Nico, dun palang dalawa na panalo ko, ba't ka nandirito? Batang ag, resibo, mamamatay tao, e minama ka lang nung bata ni Cardo. Pero hindi na... Minama ka lang nung bata ni Cardo. Tingin ko... Teka. Ang... Tinutukoy niya dito si Shernan. Kasi nag-away dati si... Alam ko, nabanggit ko na sa review natin, si Lanceta tsaka si Lil Jon. So, parang hinamon yata siya ni Sherna ng suntukan. Tapos yun, sabi nga ni Lanceta kay Sherna, bata pa ako, naghamonan. So yung sinasabi niya dito, minama siya ng bata ni Cardo kasi si Sherna lumalabas din sa probinsyano. Batang ag, resibo, mamamatay tao, e minama ka lang nung bata ni Cardo. Pero hindi naman talaga sa taon, sa tapang kinulang yan. Wala sa gulang yan, nasa gulang yan. Kaya
pagkabrutal mo. Wala sa gulang yan, nasa gulang yan. So parang naging rebuttal din to dahil doon sa round ni Lanzetta. May binabanggit siya na tungkol sa edad. Na walang pinipili yung kamatayan na edad. So dito, kung pre-written man to o premeditated o kasama sa verse niya, swak na swak yung linya. Parang nagmukha siyang rebuttal. On, sa tapang kinulang yan. Wala sa gulang yan. Nasa gulang yan. Kaya, pagka-brutal mo, hindi na mabenta. Napatunayan ng tumitiklop tong lang, seta. Ika'y armas pang away. Ako pang gera. Bigla ka na lang hahanto sa isa bang keta. Okay, armas pang away kasi nga Lanzetta. Tapos siya naman, panggera, kasi title ng album ni Balakid, Gatilyo. So, nilaro niya yung word, yung sound ng bang, ket, yung tunog ng barel, tapos bangketa. Nirem niya sa panggera. So, napapansin ko dito, mas direct to the point yung mga banat ni Balakid. Hindi siya ganun ka-complex. Hindi tulad nung kay Lanzetta na kailangan mong i-rewind ng i-rewind para makuha lahat. Pero solid, solid yung mga punto ni Balakid dito. Kumbaga, 1-2 punch, 1-2 punch. Hindi na mahaba yung setup. Aaway! Ako pang gera! Bigla ka na lang hahanto sa isa bang! Keta! Tutok na tutok! Sa tuktok ang punglo! Bang! Tak-tak bungo! Tagak-tak dugo! Pero hindi tutokhang na nagmama ang maanga. Lalim na Tagalog doon, napunglo. Ibig sabihin nun, bala. Mas pang-away! Ako pang gera! Bigla ka na lang hahanto sa isa bang! Keta! Tutok na tutok! Sa tuktok ang punglo! Bang! Tak-tak bungo! Tagak-tak dugo! Pero hindi tutokhang na nagmama ang maangan. Paano man lalaban ang walang kalaban-laban? Galing, na-reference yung tukhang. In a way, maliban sa this, parang naggalat pa siya ng awareness dito, no? Yun nga, ang galing. Bilang aktivista, nagawa pa rin niya yung duty niya. Sabi niya, paano nga naman lalaban yung walang kalaban-laban? Applicable kay Lanzetta na paano lalaban to, walang kalaban-laban to sa akin. Tsaka sa tukhang na lagi sinasabi na nanlaban. Paano nga naman lalaban yung tinutukan ng baril. Diba? Paano ka lalaban? Alam mo naman may baril na. Okay. Galing. Tutukhang na nagmama ang maangan. Paano man lalaban ang walang kalaban-laban? Ano? Masakit ba? Hindi mo kayang tanggapin. Sige, gagawin kong mas patas tung baka ng galing. Gagamitin itong sandata, matalinghaga ang dating. Oo, Lanzetta, sa Lanzetta, saksakan ng talim. Oo, Lanzetta, sa saksakan, talagang nakakasyak. Kahit magblangkang utak ko, ang labas mo, sugat-sugat. Kaya pa... Kahit pa paano nag-wordplay si Balakid pa rin dito. Tapos yung multis niya ganun pa rin. Mas mabagal lang yung pace nung delivery niya kumpara kay Lanzetta. Kumbaga mas stretched out yung delivery. Hindi yung kumbaga sa 8 seconds. Siguro mas konti yung syllables kumpara kay Lanzetta na parang ang dami niya sinisiksik. Pero ang galing nun. Ulitin natin. Oo, Lanzetta, sa saksakan, talagang nakakasyak. Lanzetta, sa Lanzetta, saksakan ng talim. Yung saksakan na saksakan, tsaka yung saksakan na ubod ng. Talagang nakakasyak. Kahit magblangkang utak ko, ang labas mo, sugat-sugat. Talagang nakakasyak kahit magblangkang utak ko. Nakakasyak kahit magblangka. Blanca sa Street Fighter, yung ano niya, electric shock. So yun, tingin ko yun yung
tinatry niyang i-subtle na second meaning dun sa sinasabi niya o yung nakatago na meaning dun. Parang subtle reference din sa minsan kasi kadalasan nakakalimot ng linya si Balakid. So sinabi niya, kahit mag-blank ang utak ko, sugat-sugat ka. Talim! Oo, nagseta sa saksakan. Talagang nakakasyak. Kahit mag-blank ang utak ko, ang labas mo, sugat-sugat. Kaya paano uubra ang blade mo? Di nga tumalab yung chainsaw. Pinapahirapan mo lang. Reference kay Tipsy D. Kasi si Tipsy D laging gumagamit ng chainsaw reference. Sa hindi lang sa isang battle niya ginamit yun. So yun, blade yung lanseta. Paano uubra yung blade mo kung di nga tumalab yung chainsaw? Dahil tinalo ni Balakid si Tipsy D. So yun yung reference dito. Kaya paano uubra ang blade mo? Di nga tumalab yung chainsaw. Pinapahirapan mo lang. Paano uubra yung blade mo? Di nga tumalab yung chainsaw. Pinapahirapan mo lang sarili mo, dukhang pabor sa train law. Paano Pinapahirapan mo lang sarili mo, dukhang pabor sa train law. Okay din yung mga rhymes niya, blade mo, chainsaw, train law. Train law yung bago lang naipasa na batas na parang tataasan yung tax sa mga non-essential na mga produkto. Tapos dapat kasi yung alam ko dapat mas mapapagaan yan yung buhay ng mga Pilipino, yung train law, yun yung parang inadvertise na magiging epekto niyan. Pero tingin ko si Balakid against siya dito kasi sa context ng sinabi niya, pinapahirapan mo lang sarili mo, dukhang pabor sa train law. Kumbaga, mas lalong maghihirap yung mga mahihirap dahil sa train law, ayon sa kanya. Okay, tuloy natin. Mo, di nga tumalab yung chainsaw. Pinapahirapan mo lang sarili mo, dukhang pabor sa train law. Paano gagalos ang lanseta kay Vic Von Doom? Hanggang bantalang mga pasabog nitong si Kim Jong-un. Vic Von Doom, si Dr. Doom sa Marvel. Siyempre, hindi lulusot yung lanseta doon dahil yung armor noon matibay. Si Dr. Doom. Tapos hanggang bantalang mga pasabog ni Kim Jong-un. Dahil puro threat lang ng mga nuclear strike si Kim Jong-un. Sakto pa, pasok dahil kamukha ni lanseta si Kim Jong-un. Dahil in-check na medyo mataba din, singkit yung mata. Tapos ang ganda pa ng rhyme, Vic Von Doom, Kim Jong-un. So yun nga, siniswitch up ni Balakid na dito sa part na to. Pero doon sa train law, kagaya ng ginawa niya doon sa mga nauna niyang bara, pinapalindigan pa rin yung pagiging aktivista niya kahit bumabattle siya. Kumbaga, nakakapag-impart pa rin siya ng mga insights niya bilang activist. Tuloy. Ano gagalos ang lanseta kay Vic Von Doom hanggang bantalang mga pasabog nitong si Kim Jong-un? Ako'y mula sa hinaharap na battle rap ng 30-30. Kaya malinaw pa sa 2020 ang lagay mo ay 50-50. Galing sa hinaharap 30-30, malinaw pa sa 2020. 30-30 yung year na 30-30. Tapos malinaw pa sa 2020 o yung 2020 o perfect vision. Malinaw yung paningin. Lagay mo ay 50-50. So nalaro niyo yung tatlong numero na yun na inuulit, no? 30-30, 20-20, tsaka 50-50 o yung agaw buhay. Galing.
pahinaharap na battle rap ng 30-30. Kaya malinaw pa sa 2020 ang lagay mo ay 50-50. Mabangis kang talaga, kaso hanggang rap lang pala. Kala ko batang may king, batak lang pala. Tamang trip, na-obsess sa laro ng pantig. Ang dami mo ngang multi, dami mong wordplay, wala ka namang gig. Panay sa God sa ang galing. So dun, sa simpleng dalawang linya na, niya na yun, na-breakdown niya yung style ni Lanceta. Puro ka wordplay, puro ka multi, wala ka namang gig. Sinabi pa niya na obsessed ka sa mga pantig. Gaya na sinabi ko nga, yun yung laro ni Lanceta, syllables. So, nagbo-border na nga sa obsession yung paggawa niya nun. Parang sobrang OC niya sa detalye ng mga pantig. Ang galing. Wala ka naman gig. Solid yun. Isa yun sa mga solid na punchlines dito. Pantig! Ang dami mo ngang multi, dami mong wordplay. Wala ka namang gig. Panay sa God, sa lalim lang ang kanyang bawat bayo, hoy. Si Invictus na lang ang nakakaintindi sa'yo. O, tunay kang malakas. Galing. Si Invictus na lang nakakaintindi sa'yo. Yung kapartner niya, kagrupo niya, si Invictus, parehas kasi sila ng style. Yun nga, mamulti, malaro sa syllables, mga second meanings ng same words na iba yung syllabication, iba yung meaning. Although totoo, mahirap intindihin si Lanceta. Hindi siya parang ma-appreciate pag pinakinggan mo siya ng live. Kumbaga, ma-appreciate mo yung delivery niya, yung mga parts na i-emphasize niya, yung wordplay. Pero dun sa iba na nakatago na yung, mabilis yung pagkaka-deliver. Lalo na, syempre, hindi naman, depende pa kung saan ka nakapwesto sa bilang audience. Hindi mo magigets agad lahat yun. Kumbaga, 50% ng appeal niya, dun mo na ma-appreciate pag naka-upload na yung battle. Para siyang si Batas. May ganun siya nadating. Bawat bayo, hoy! Si Invictus na lang ang nakakaintindi sa'yo. O, tunay kang malakas, pero lumalabas na mahina. Kasi aanhin ko ang malalim kung hindi naman mabisa. Lakas nun. Ginagawa ni Balakid dito 1-2-1-2, punto per punto, swak, walang masasayang na linya, walang filler. Yun, aanhin mo ang malalim kung hindi naman mabisa. Kumbaga, aanhin mo yung malalim mo na mensahe kung hindi ka naintindihan. Magandang punto yun. Na-breakdown niya talaga mismo dito yung style ni Lanceta. In a way na sa battle rap, parang pinagmumukha niya pang negatibo yung hinahangaan sa kanya ng ibang tao. Nahalalim ni Lanceta. Pero dito nahanapan niya ng paraan maging weakness yun. Kang malakas, pero lumalabas na mahina. Kasi aanhin ko ang malalim kung hindi naman mabisa. Ako'y Balakid na simbolo ng dedikasyon mo, pagkat ang tunay na Balakid ay ang limitasyon mo. Ang aking adhikain, ebolusyon ay ito pa rin. Kaya ang matalo mo ko ay tagumpay ko pa rin. Giba! Sayang, tumigil siya. Naputol yung momentum. Ang ganda na ng momentum eh. Tumigil siya. Kung naituloy-tuloy niya yun, ang ganda rin ng ender niya. Ako ang Balakid na simbolo ng dedikasyon mo. Dahil lang, tanging hadlang ay ang limitasyon mo. Ulitin natin. Matalo mo ko ay tagumpa ay ang limitasyon mo. Ako'y Balakid
na simbolo ng dedikasyon mo, pagkat ang tunay na balakid ay ang limitasyon. Ang tunay na balakid ay ang limitasyon mo. Okay. Limitasyon mo. Ang aking adhikain ebolusyon ay ito pa rin. Kaya ang matalo mo ko ay tagumpay ko pa rin. Galing. Aking adhikain ng ebolusyon ito pa rin. Dahil ang matalo mo ko ay tagumpay ko pa rin. Siyempre, pag natatalo ka, yun nga eh, it's either, dalawa lang yan eh, you win or you learn sa mga battle. Wala namang lose dyan eh. Dahil pag natalo ka, ibig sabihin nun, lalakas ka pa sa susunod. Yun yung evolution, yun yung ibig sabihin niya dito. Na pag matalo mo man ako, tagumpay ko pa rin yun dahil sa susunod na battle ko. Alam ko na yung gagawin ko, alam ko na kung saan ako nagkamali, mas lalakas pa ako. Giba! Okay, so yun. Sayang lang naputol, no? Ang ganda na sana nun. Na kung natuloy-tuloy niya yun. Hindi ko alam kung may nakalimutan pa siyang linya dito. Parang mas mahaba yung round ni Lanceta sa kanya. Tingin ko lang. Dahil ang daming, o baka dahil sa dami ng syllables din, yung syllable count, mas marami yung nadura ni Lanceta dahil mas mabilis yung pace ng verse niya. Okay, parehas solid yun. Parehas na mahirap timbangin yun. Ah. Na-enjoy ko yung kay Lanceta dahil sa flow niya, sa wordplay, sa mga nakatagong meaning, sa angas ng delivery, sa mga references. Kay Balakid naman, na-appreciate ko yung pagka-straightforward niya, pagiging malinaw, at the same time, staying true sa sarili niya. Maganda rin nung, kumbaga, napasukan niya ng comedy. Yung wala kang mga gig napasok ngayon. Isang bagay na hindi nagawa ni Lanceta sa round niya. Kumbaga, mas well-rounded yung round ni Balakid. Kaso lang, tumigil siya. Hindi naman siya totally nag-choke. Tumigil lang siya na naging dahilan ng pagkaputol ng momentum ng round niya. Hirap timbangin itong battle na to. Ah. Parang pareho silang pareho nila nagampanan. Nagampanan ni Lanceta bilang Lanceta. Nagampanan din ni Balakid yung pagiging Balakid. Sobrang unfair kung i-judge ko to dahil lang sa tumigil lang sandali si Balakid. Pero sa tingin ko yung pangdulo niya ng linya, hindi yata siguro yun. Siguro parang nakatago na linya ni Balakid yun kung sakaling, dahil madalas siyang nakakalimot ng linya. Siguro nung nakalimot na siya dito, naisip niya yun na parang, op, matatalo ako dito. Ito yung apat na bara na ibibitaw ko na pangdulo para masagip tong round na to. Hindi ko masasabi. Mahirap. Isang round lang kasi, so kung tatlong round to at round 1 pa lang to, itatabla ko to sa kanila. Wala na kasing ibang round pa na pagbabasihan. Pero para sa akin, kahit sino pwedeng manalo dito sa battle na to. Kumbaga, ang hirap dahil siguro kung nandun ako sa live, baka napili ko si Lanceta dahil syempre halatang halata doon na tumigil si Balakid. Tapos kay Lanceta malinis yung performance niya. O pwede rin naman na piliin ko si Balakid dahil baka hindi ko naintindihan yung ibang sinabi ni Lanceta. Mahirap din eh kahit sa live eh. So tingnan lang natin. Para sa akin tabla to dahil one rounder lang, sana may iba pang rounds na pagbabasihan. Para sa akin, pareha solid yung rounds nila. Tingnan natin yung decision ng judges. Let up zoning 2018, Balakid vs. Lanceta. Magigay isang best para sa nila pareho. Grabe yung laban na yun. Ang boto ng Rado, 4-1 para kay Balakid. Nagulat si Balakid sa resulta.
Malaki na pricing batch 1. Ako, ano, tapat ako sa kulturang to, sa art form na to. Para sa akin pala ako sa Lanseta. Pero salamat na rin. Salamat sa... Galing. Sinabi niya panalo si Lanseta. Dahil siyempre bilang battle rapper, alam niya na hindi niya nabuo yung rounds niya. Although para sa akin, enough na yung mga binanat niya. Hindi ko naman nakita na kulang. Kumbaga solid yung mga sapak niya, solid. Solid yung mga punto na inano niya, na breakdown niya yung style ni Lanseta. Pero dahil nga naramdaman niya sa sarili niya, binigay niya yung panalo kay Lanseta kahit na yung majority ng judges siya yung binoto. Kahit naman talaga sino pwedeng manalo dito eh. So yun, tindi nung battle na yun. Sana na-enjoy nyo yun. Sana kahit papano nalinawan kayo sa ibang mga references. Sana na-explain ko. Kung meron man ako nakaligtaan, i-comment nyo lang sa baba. At abangan nyo pa mga susunod na uploads natin dito sa Break It Down. Peace!